Ako yung kapatid ni Kim, older brother niya. Tapos, gagawa ka ng mga enchantment para makatulong sa kanya sa mga pagtataanan niya. So, ang role ko dito ay si Dolores. Mommy ako ni Kim Chiu at anak ko rin si Victor. Ang role ko dito ay isang matiisin na ina. At saka mapagmahal, of course. At laging nasa side ni, ni Mayen. I'm playing the character named Clinton. He is the boyfriend of Mayen, which is played by Kim Chiu. Ako dito si David Chow, sa po akong guy from the past of Mayen, oh. Na magkakaroon ng, ayun. Hanggang doon lang muna. Important sa kanya. Okay, hanggang doon lang po muna. Hindi ko na siya sinusunod ngayon, pero before may mga paniniwala kaming family. Na, ayun nga, mga feng shui, paniniwala sa kanya si Mami. Ayun. Ngayon kasi, hindi na kasi nag-convert kami ng religion. Feng shui, yung mga feng shui, mga ganyan, no? At yung mga ghost month, mga ganyan. Okay. Yeah. At saka yung mga charms. Ang Cebu is very Chinese. Yes. Kami wala, honestly. Lately ko lang nalaman yung mga definition terms na ghost bride. Tapos di talaga ako naniniwala sa mga ghost month. But actually lately naranasan ko yung ghost month. Totoo pala. May ghost month ka. Baka may ginagawa ko na Chinese pala yun, di ako sure. Pero sana, nanghihinaya ko sana ako Chinese calendar. Para nalaman ko kung ano yung magiging gender ng baby. Totoo yan. So sana ginawa ko yun, pero hindi ko rin nagawa. Naging aware lang naman ako ng puso yung kausukan ng 80s, 90s. Okay. Doon lang ako naging aware. Kahit na yung mga Chinese na kaibigan ko, hindi naman ako aware na nagpa-practice rin ng feng shui. Although, alam ko may mga off kasi kapitbahay as in umakit ako sa kanila lagi araw-araw nalaro kami. Nakikita ko yung altar nila, may mga maraming offerings on certain days. Pero hindi naman ako naging inquisitive na bakit marami ngayon kahapon wala akong ganyan. It's just, being professional as an actor, you just really have to feel your scenes and know the situation, and you just really have to express it. Like, pag nangyari talaga sa totoo buhay, yun ganun din talaga reaction mo. For me, kung takot pa ako, sobra. Ayoko makakita ng ghost. Ayoko talaga. As in, bakit gusto ka ba ng ghost? Kung maganda yung ghost, okay na. ayoko sa ghost. Kapag artista ka, in character ka, hindi mo talaga isipin yung takot eh. Mas nakakatakot pa nga minsan din yung mga stunts nga, yung halimbawa na aksidente ka, nasisipa ka ng dahil na mali yung galaw. Mas dun pa ako natatakot, pero sa horror movie, hindi masyado. Pero matatakot din ako. Ayoko rin ng multo. Takot ako. Ayoko maka-experience ng ganun. Although may experience ako sa multo, kaya ayokong maulit yun. Ako, takot din talaga ako. Like saan? Ha? Go, yung mga white dark lady, places, ganyan. Mga multo-multo. May eksena na parang pumasok sa loob-loob ko. I think it's scary if you watch it than doing it actually. So, hindi ka sa naniniwala sa multo. Okay. Pero takot ako sa manok. Sa buhay na manok. Pero sa mga multo, hindi naman. Hindi ko nga alam kasi alam mo, for me, it's just that I want May meron ako certain call for precision eh. You know, that film is, lalo na pag, I always consider it parang may camera yan, hindi yan ikaw lang. May set yan, may ilaw lang. May ilaw din, hindi lang ikaw yan. So, you have to be precise at where you're going. I wanted to parang, to express the precise things I'm also feeling with the eksena. Especially sa Ghost Bride, ako rin tumulong sumulat. So alam ko kung paano dapat i-deliver yung lines, paano dapat parang takpan yung bago yung character o i-shake pa rin, no? Parang mag-develop ng character, hindi agad-agad, ano. So I'm very precise. Hi mga kapamilya! Subscribe sa official YouTube channel of Star Cinema for the Ghost Bride updates and exclusive. For more videos, just click the I button. So, see you there!